just wanted to ask, gusto ko lang pong mag-thank you sa nag-invite mo sa akin sa lahat po ng nang bumubuo, nag-organize ng event na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maganda kami po sa inyo. Nahiya talaga ako magsalita sa harap ng maraming tao. Lalo pa makikita mo yung mga kasabay ko. Very successful individuals in their own careers. Ako kasi, pumasa nga ako, pero I believe nagsisimula pa lang ako. Nandun pa lang ako sa wala pa nga siguro ako sa kalagitnaan. Pero masisure ko lang din siguro. Kasi lahat sila nag-share sila ng challenge nila. Alam niyo ba, masisure ko lang. Alam naman, dito ako nag-tinder. Dito sa dalawang room na to, dito ako pinagnahanap. So, kaya ng lahat, lahat ng students from Kerenis, from here, Mother Ignacia, and then, nagkaisang Nayan Elementary School, and then, to kanyang sa high school, and then PUP, lahat din public school. Isa rin ng batang public. Simula nung pagkabata ako, laman ako ng kalsada, laman ako ng jeep, laman ako ng bus, nakatayo sa bus. Lumaki ako sa hirap, kagaya ng marami sa atin lahat. So, paano nga ba ako nag-start? Siguro meron din ang acronym kasi na-equip ako. Ingenera ako, sabi ng Lord. Ang una kong ang acronym ko is Capri. Diba? Very, kakaiba. So, ang literacy ko is create. You have to create your dream. Kasi ako, pinalaki ako ng mga magulang ko, ng lola ko, ng lola ko. If you know, my lolo is Warner Tagawa, Rafael Bongyan po. Kaya na naman. Sige, napaka-main mo na tao. Kasi kaya na nandun na siya sa heaven. I ayun, pinalaki ako talaga. Lalo ng lolo ko. Pinalaki nila ako sa pangara. Kahit maliit, malaki. Pinalaki yung parang sabi nila, nalaki yung mundo. Kung anong gusto mo, kung gusto mo mag-teacher, kung gusto mo mag-ganyan, kung parang kahit kung ano, sabi nila, hindi ako magaling magsayaw, hindi ako magaling magsayaw. Sige, magsayaw ka. Sige, kumanta ka, sumali ka sa ganyan. Parang pinalaki yung ako, pinalaki yung binabusang. Parang inaano ko sa mundo, parang gusto nila, ma-experience ko lahat. Kaya gusto nila mangarap talaga ako. Pero hindi ko mangarap naging engineer. Hindi ko mangarap ako sa mga engineer. Nag-engineer ako because my classmate, kung nakikita niyo ko, si engineer na si Nico Salvador, electrical engineer. Siya kasi, magkata ko siya, tapos ang sabi niya lang, sabi niya, mga bakla, mag-engineering tayo. Sige na, mag-engineering na lang ako. Kasi wala akong maano, wala akong alam. Saan na lang ako, dito na lang ako sumama na lang sa kanila. Engineering ako, tapos ang sabi pa, kita mo. Diba iba daw na engineering? Eto siya, electrical. Ako, electronics. Tapos ang nangyari, ako lang pa rin sumunod sa gusto niya. Yung iba naman kay Vida, nag-ano mo nag-account, tapos sila ng teacher. Kami dalawa lang mag-engineer. So yun, nag-engineer ako. So yun yung first, yung create. Pangalawa, admit. Admit mo sa sarili mo kung ano yung mga kainaan mo. Kung nari, engineer, nag-engineer ako, magaling pa ako sa math. Oo, nung high school, magaling ako sa math. Pero college ako. Iba pala yung math. Iba pala yung math. Sabi ko mga tatlong beses, iba pala yung math. So, ang hirap. Hanoin din ako. Tapos may drawing pa. Sabi ko, grabe na ganito. Parang mali ako nang mapasok. Mga first 2 years ko, ganun. Parang nag-ilang-ilang ako. Sabi ko, mag-ship na ba ako. Pero hindi. Sabi ko nga once na kapapasok ako, mag-ship na ako. Kasi pangarap ko talaga maging premise. Favorite ko nung high school, yung chemistry. Kaso lang, nung sabi yung okay, walang chemical engineering. Yun sana yung gusto ko. Sabi din ng mama ko, yun daw yung mga one mo siya po. Sabi niya. Kaya electronics na lang. Kasi madami na ko ako doon. Sabi. Hindi naman totoo. Madami ko ang tao pala. Anyways, yun. Pangalawa sa kapre, admit. But aminan mo sa sarili mo, hindi pala ako magaling, hindi pala ako usok ng ganito. Pero, inamin mo, pero dapat, mag-proceed ka. Kasi ako, along the way, although hindi talaga ako, hindi ako electronics inclined, doon kahit na sa communications, gano'n ng high school, kasi nga kami sa yung favorite ko. Pero along the way, yun yung sinasabi nila, if God put me through it, he will break it. Parang gano'n. Oh,
ko, parang ano, kumbaga sa lalaki, in love ako dun sa ano, sa course ko na parang, ay, masaya din pala, ay, gusto ko na to, gusto ko na lang, ano, mag-computer, mga gano'n. Sa una lang, kasi nalilapan ka talaga eh, kasi kung may mga gusto kong mag-engineering dito, ano, wag na. So, oo, dapat ano, mag-sipag lang kayo, kayo, kanina. Yun yung mga yung mayaman. Anyway, asan ako? A. P. Pangatlo, persevere. Yun na nga, inamin mo na sa sarili mo na hindi, ito yung pangarap ko, hindi ako magaling doon. Paghirapan mo, persevere for it. Kung hindi ka magaling sa math, hindi ka magaling sa kung ano yung pangarap mo, you have to, kailangan paghirapan mo, kailangan pag-aralan mo, kailangan dumaan ka dun sa way kung paano ka magumaling doon. Kung ano'y pangarap ko mag-artista, parang ako, eh di araw-araw lumampakad lang, mag-display o pa. Eh di, parang gano'n, paghirapan mo, tigta mo, ano yung mga ways na dapat mo pagdaanin. Ang alam niyo ba, ano, nung kali, syempre lahat naman tayo, alam ko, ano, mahirap lang. Sinwerte ako kasi, ano, may nagbigay sa akin ng form, yung form pala is, ano, scholarship form, DOST. Ayun, may scholarship na ako. Eh, bawal daw dalawa scholarship. Sabi ko, sige, mag-exam na lang ako. Isang exam lang, malay mo kung masanong lang ako. Eh, di nag-exam ako, hindi yung SP. Ang hirap! Parang lahat na lang ang nangyari sa buhay ko. Ang hirap, hirap na hirap na ako. Ang hirap na exam. Tapos, nagulat ako, pumasa ako. Samantalang, ano, meron ako isang row doon na hinulaan ko lang. Tapos, pumasa pa ako. Sobrang swerte ko kasi, yung DUSB scholarship, yung lahat ng tuition fee po na namin sa PUP, saka sa iba pong university, binabayaran po nila yung lahat hanggang 15,000 pesos. Kaya kung may mga kabataan dito, na halimbawa, gusto, ano kaya, intent kayo sa science and technology, yung mga course mo, i-person nyo po yung ano, DUSB Science Education Institute Scholarship, kasi maganda po siya. Mas bukod sa binibigyan na yung tuition fee binabayaran, binibigyan mo po kami every month ng 5,000 pesos. Tapos, every year, nagbibigay din po ng 10,000 pesos na po allowance. Sabi ko, sobrang masalamat ko po sa Panginoon kasi hindi yung panahon na sobrang naghihirap kami. Yung papa ko po kasi is construction worker lang. Tapos, mag-second year ako, sakto, yun yung nag-exam ako. Yung papa ko, habang nasa work siya, nahulog po siya sa hagdan. So, hindi na siya pwede mag-work. Yung mama ko na lang magtatrabaho. Eh, yung mama ko nagsitinda lang. Tapos ako, nag-aaral. Yung kapatid ko, nag-aaral din. Lahat ka, kasi yung pangatlo kong kapatid, magka-college din mo. Kaya sobrang hirap-hirap na kami. Kaya yun lang, sinishare ko lang. Yung IT scholarship ko sa lahat ng science and kind. So, nasa ako? R. First of all, pangatlo yung R. Pangapat pa nun ito. Pang-apat yung R, rely on God. Ibig sabihin, kasi darating yung point talaga na kahit magaling ka pa, matalik ka pa, maganda, darating yung point na sabay-sabay lahat ng problema, sabay-sabay yung pera, yung nag-aaral ka, yung hirap, kung nag-aaral ka naman pero babagsak ka na, darating ka sa point na wala ka nang mahawakan, darating ka sa point na wala ka talaga kahit yung pamilya mo, minsan, di mo din kasi masabi ng mga kapag ang hirap kasi yung mama mo yung pera nga sa trabaho, mamawaan ko pa. Ayun, darating ka sa point sa buhay mo na walang-wala ka na, ang tanging magagawa mo na lang, ang tanging kasama mo na lang yung boss. Ang tanging magagawa mo na lang yung pagdasal. Kumari sa exam, ginawa mo man lahat eh, nag-aaral ka naman, pero yun lang yung kaya mo. Ipagpaubayan mo natin sa boss. Kasi yun na lang yung tanging choice natin. Ayun ako, nakakalimutan. Yung last is, I inspire. Siguro ako, nakabasa ako. Siguro, ano, ito na yung point na inspire ko naman yung iba. Or kahit inspire mo yung iba, tumulong ka, ganun. Mag-give back ka dun sa, ano, sa mga tao na alam mo.
kailangan ka pa. Kasi yung, along Yahweh, nung nandun ka pa, may mga tumulong sa'yo. Saya. Kaya nandun ka na, dapat ikaw naman nag-give up. Yun lang. Sa kalas pa lang, may kwento ako. Narinig ko lang. Ano, sobrang sikat ng kwento na to. Ito yung kwento nung pagong sa kanong rabbit. So, isang araw, nag-usap si pagong sa kasi rabbit. Sabi niya, benchmark, ano kaya tayo? Marathon, sino kayo mauna sa akin? Eh di si pagong, parang dehado siya. Pero sumali siya. And then, yun na nga, isang araw, umaga, tumakbo sila. Tumakbo sila, pero si... Tumakbo sila. Alam ni Rabbit na siya mananalo. Alam ni Pagong na siya matatalo, na wala siyang chance. Pero tumakbo pa rin si Pagong kahit na sobrang bagay niya. Wala siyang chance. Nung palapit na sa akin siya na yun si Rabbit, naisip niya, ay matutulog na ako. Ang tagal naman ni Pagong, nalitigil na ako sa Pagong. And yun, natulog si Rabbit, nakakalo kay Rabbit na yun. Natulog siya. Pag, nung pag-iisi yung Pagong naman, kahit natulog si Rabbit, hindi niya alam. Dira-dira siya siya kahit sobrang bagay niya, kahit pagod na siya. After some time, si Rabbit, ang nangyari, si Pagod pa yung nauna at si Rabbit natutulog pa rin kung dinahan niya. So ang lesson ng kwento is, kahit nasa iyo lahat, sobrang bless mo, mayaman ka, mabilis ka, pero kung ano, dumating ka sa point na tinamad ka or parang tumigil ka, hindi ka darating din sa success. Pero may, hindi pa yun yung last ng kwento. Sumunod na araw, dahil na-stress si ano, si Rabbit, niyaya niya ulit si Pagong. Ay, tara, marap na ulit tayo ba? Kasi natalo ka ako. Eh, di, tumakbo na naman sila. This time, di na natulog si Rabbit. Kaya, syempre, wala namang maduda-duda, nanalo na siya. So, ano yun, ito yung lesson ng kwento. But, once na nagkamali ka, the second time, bumawi ka, or kung itama mo yung mali mo, kung ano yung nangyari sa, kung ano yung nangyari dati, huwag mo hayaan na mangyari ulit yun. Pero hindi pa doon na tatapos ulit yung story. At ito na, ang bibig si Pagong, kasi syempre, natalo siya, eh, King Challenge na makakatulog na si Ravis. Eh di, si Pagong naman na nagaya, Bet, tayo naman ulit, ako na, yun, nag-enjoy ako yun. Eh di, pero ngayon, sa iba naman sinakos, sa iba namang racetrack, ang naisip naman kasi ni Pagong eh, doon naman sila tumakbo sa may tubig. Oo, sinaulo yun si Pagong. Eh di ay natumakbo sila. Pagdating doon sa may tubig, wala na, wala nang laban si Rabbit kasi ikot pa siya eh, si Pagong, kaya niya lumakoy. Kaya ang nangyari, ang, si Pagong na yung nanalo. Si Rabbit, umiikot pa din siya. Nakakaloka. So ano yung lesson ng kwento? Ibig sabihin, kung meron kang ano, meron kang talent, or meron kang strength, gamitin mo yun. Gamitin mo yan para maging successful ka. Ayun yung lesson na. Pero, hindi pa talaga doon nagkatapos yung kwento. Yung last, pero last na to. Nung pang-aapat na araw, gusto ulit nila tumakbo, nag-enjoy sila, parang nag-workout na lang. At yung last na araw, ang sabi naman nila, Wesh, tumakbo na tayo ulit. Pero this time, hindi na sila nag-away, kundi nag-countihan na sila. Ang nangyari ngayon, si Pagong, nakasakay siya kay Rabbit. Imagine nyo lang, kahit imposible nangyari yun. Nakasakay siya kay Rabbit, tumakbo sila dun sa lupa na part. Tapos, nung nandun naman sila sa dagat na part, si Rabbit naman ang sumakay kay Pagong. At narating na nila yung finish line. Ano yung lesson ng kwento? Lagi tayong makapagtulungan sa mga tao sa piligid natin. Kasi kung tayo lang, mahirap. Pero kung kasama natin yung pamilya natin, yung mga kaibigan natin, or kung sino man na malapit sa atin, mas mapilis or mas masarap yung tagumpay. Yun lang po, maraming salamat.